Alright, magandang hapon. Welcome back to the vlog. Ito na yung ating pangalawang finisher na Ultra Pack. Yung Hag Finisher Ultra Pack. Pangalawang sako na ito, mga kabagi. So, siguro matapos to mga 1 week din or mga 1 week and few days maubos. So, ang target natin is 3 sako na finisher. Or kung maubos na to, pwede na siguro nating ibenta. So depende na siguro yan, kasi mag 3 months na sila next week sa 19 ng September. So tingnan natin, mga kabagis, kung gaano na sila kalaki habang mapakain ako. Wala, ang dumi. Ayan na sila, kabagis. So ating pinapaliguan palagi yan bago natin pakainin para malinis natin yung paao. Nilalagay nila sa kanilang pagkain yan. Tingin ko after maubos nung pangalawang finisher natin, so bali mag 3 months na to sila, na 3 months at mga few weeks siguro, 3 months 2 weeks kanya, or 3 months 1 week, pwede na natin yung ibenta, mga kabagi. At so yun nga yung topic natin this afternoon. Habang naglilinis ako, i-discuss ko lang na panawagan ko na lang din sa ating gobyerno na tingnan nila yung presyo ngayon ng ating mga alaga, no, yung ating mga posibleng presyo kuha ng mga mamimili ngayon na napakababa, and then almost the same lang din naman yung presyuhan sa market. So yun yung napakasakit sa ating ano, no, mga nag-aalaga, na tayo yung nagsusumikap, tayo yung bumili ng biik, bumili ng feeds, napakamahal. And then after few months na alagaan, benta natin, parang almost mabawi mo lang yung puhunan at ano mo, hindi pa bayad yung pagod mo. No, yung pagod at saka yung bang basta. Hindi kasi nila yan nakikita eh. Walang paki yung nasa natin, nasa mga Department of Agriculture natin na naka-assign even before, no? At hopefully ngayon, bagong administration, masilip nila yan na there's something wrong, and mayroong something na baguhin sa pamamalakad nila regarding sa yung mga backyard farmer na nating mga backyard farming na mga Pilipino. Kasi even before ito na talaga yung mga hanap buhay ng mga kababayan natin, no, noon pa na mag-aalaga ng mga hayupan, mga ilan-ilan lang. Then yun pa nga, may iba pa nga, marami na tayo na witness na dahil sa pag-aalaga ng mga baboy, may napaaral sila, may napagraduate sila. So malaking tulong siya, mga kabagis, kung tutuusin. Pero ang problem lang ngayon is walang action yung ating gobyerno. Hindi ko sinasabi ngayon na current administration, but before ng mga administrations na dumadaan, walang paki. Instead na tulungan yung ating mga backyard farmers or mga maliliit na mga farmers, ang ginagawa nila mas pinapahirapan pa nila lalo. Kasi instead na
i-promote yung mga sariling atin na mga product, like for example no, yung pag-aalaga ng baboy, ang ginagawa nila nag-i-import sila ng mga karne, no, and that would really cause a lot of problem yung mga may mga sakit kung exact what. For example, may mga sakit yun, hindi natin alam kung safe ba yun yung ini-import nila. Pumapasok na yung mga smuggled na mga karne. So yun, maraming mga problem na hindi talaga nabigyang pansin. And hopefully, bigyan nila ng ano yan, ng pansin para magkaroon naman tayo ng rason na magpatuloy kahit mahirap, patuloy, no, na mag-alaga. For me, mas maganda pa rin yung sarili nating atin, yung ating mga produkto, hindi yung puro angkat na lang, puro import na lang, no. So kung gusto nating umasenso yung ating ekonomiya, magsimula tayo sa sariling atin at maghikaya tayo na ano, tayong lahat ay mag-aalaga, no? Kung kaya natin, para lahat umasenso. Pero paano yan ngayon? Paano yung pag-asenso kung halos lahat ng mga nag-aalaga ay umayaw na dahil sa mahal ng feeds? So karamihan tumigil na, mga kabagi, sa pag-aalaga. Karamihan tumigil na at mangilang-ilang na lang yung nagpatuloy. At sa case ko, baka last batch ko na lang to. At mag-focus ako sa tilapia. Some isda, no? Yung tilapia. Doon tayo mag-focus. Meron na akong contact. Meron na tayong na-contact, mga kabagis, na mabilhan natin ng yung mga fingerlings ng mga tilapia, yung mga maliliit. Na pwede tayong magsimula. Kaso nga lang, i-ready ko po muna tong aking lalagyan, no? Atin pa tong ipagawa. Madali na lang kasi marami namang area na bakante. Kahit mag-gano lang ako lang, kahit isa, no, magsimula lang tayo ng maliit. And paramihin natin yung ating mga sariling tilapia. Yun, may libreng ulam na ang ating ulam. So mag 3 months to this coming Monday, mga kabagis, no, sa atin. So napakalaki na talaga, and sana ang pinagpipray ko na once ibenta ko na to, sa next or maubos yung isang sa ako, isa na umakyat konti yung bilihan nila ng carcass dito, kahit 5 pesos or 10 peso, napakalaking bagay na sa atin yan, no? Kasi ngayon, 195 yung kuha nila sa carcass. So, at least mag 200 man lang or 205, 210. Kasi sabi, magmamahal yung ako, feeds lang yata yung nagmamahal sa atin dito. Hindi yung karne, hindi yung ating ilalagaan. So, yan sila. Maganda. So, hindi na masyadong maraming kagat. Ayan. Konti na lang kasi sinasabon natin yan ng perla.
So pakainin muna natin mga kabagis. Liko. Liko na. So habang hinihintay natin yan mag mix ng mabuti sa tubig, no, yung feeds. So balik tayo doon sa ating topic mga kabagis, no, na talagang kailangan talagang pagbigyan or pagkunan ng kahit maliit na pansin at oras ng mga nasa posisyon ngayon sa gobyerno regarding sa ating mga local farmers, no? Katulad natin na nag-aalaga, hindi yung maramihan yung mga ano lang, mga backyard, yung mga commercial kasi or mga piggery talaga, parang na mayroon naman yan silang standard na sinusunod talaga. Hindi sila masyadong maapektuhan sa pagtaas ng mga feeds or pagbaba ng feeds or pagtaas ng mga karne o presyuhan ng mga baboy kasi mayroon yan silang kumbaga pina-follow din na standard. For example, no, ma-mention ko lang sa mga feeds kasi kung ikaw may-ari ka ng piggery, when I say piggery kasi commercial, marami, no, marami yung inalagaan mo, more than 500 plus heads yung inalagaan mo, so malaki. So ikaw yung kumbaga supplier talaga. So yung mga feeds naman mag-ano yan sa'yo, makipag-coordinate yan sa'yo at bigyan ka ng bagsak presyo kasi nga marami yung pinapakain mo araw-araw, bultuhan, then malaking discount din makukuha mo. So walang masyadong tawag ito, hindi sila masyadong naapektuhan sa pag-angat at pagbaba ng mga presyo ng feeds or mga karne dahil nga again bultuhan yung kanila. Ang napakalaking ano talaga na tawag dito, mamumblema once gumagalaw yung presyo ng feeds, no, pataas ng pataas and then pababa ng pababa naman ang presyo ng karkas or kuha ng mga karne natin at saka sa live weight. Ang mayroon talagang sumakit yung ulo talaga dyan mga kabagis, maapektuhan is yung local, yung mga maliliit, no, yung mga backyard katulad natin, yung mga may inalagaan lang na 10, 5, 2 ganito, no, yun yung mga maapektuhan talaga kasi nga binibili nila yung feeds talagang ano yun, yung SRP, no, yung presyo talaga ng nasa market. So kung tataas yun, so maapektuhan talaga sila, tayo, no, bumibili. So sana mapansin yan kasi kung titigil ang kahit maliit lang 5, 10 tapos titigil yan halos lahat dahil sa hindi pinapansin yung problema at pag-angat ng presyo ng feeds na halos every week, every month mayroon silang increase, tapos yung karne presyo ng mga binibili nating binalagaan natin is pababa ng pababa, kahit 10, 5 lang yan, tapos kung 80 to 90% yung mag-stop, napakalaking kawalan yan ng supply sa atin. Then yun yung problema na ngayon. So ang sasabihin na naman nila na solusyon is mag-import, no, yun naman yung ang ginagawa na kasi nangyari na yan before, nangyari ng maraming beses yan. So ang iba naman umuulit na lang sila, nagtry na naman silang mag-alaga sa pag nanasa na or pag hope na maging ano, mag-improve o mabago yung sistema, pero paulit-ulit na lang din, no. So yun lang yung ating gustong ano, ipaabot na talagang mahirap kung mag-stop lahat or halos lahat, then sana tayo magkuha ng supply natin. So ang ending, import na naman, no, kakain na naman tayo ng mga imported na mga karne at napakamahal na naman yan. Okay, so sino naman yung problema? Tayo yung mga consumers, tayo yung mga hindi, nako,
tayo yung kawawa talaga sa lahat ng mga nangyari ngayon, mga kabagi. So ewan ko na lang kung magpatuloy to. So talagang sobrang sakit, no? So hopefully mapansin nila yan, no? Mag-research sila, mag-check sila. Hindi lang yung sinecheck nila yung mga malalaking mga piggeries, yung mga malalaking mga ano, farm. Hindi lang yung ganun, na selected lang. I-check nila lahat, kahit yung mga maliliit. Mas doon sila dapat mag-check doon sa mga naapektuhan talaga, yung mga maliliit. Okay? So pakainin muna natin to. So ganyan na yung update natin sa kanila. Ganyan kalaki mga kabagis na. Ngayon ganyan kalakas kumain. Sa tulong ng Bitmin Pro. Ayan, magana silang kumain. So yun lang muna. Thank you so much for watching.